Ngayong panahon ng tag-init, mas madami na rin tao ang talagang nakabantay sa antas ng tubig na nararanasan o nakukuha nila sa kanilang mga kabahayan. Kaya naman ngayong umaga, ating kakamustahin ang kalagayan ng mga dam sa ating bansa. Makakasama natin ang isang senior weather specialist galing sa Hydromet Division ng PAGASA, si Ms. Rosalie Oy Pagulayan. Good morning po, Ms. Oy! Good morning, Miss Pia, at good morning na rin po doon sa ating pong mga manonood. So, salamat for having PAGASA in your program. Of course, maraming salamat po sa pagpapaunlak. Pinakauna po, napakatanungan, napakainit po ngayon ng usapan lahat ng tao. Nakaabang na mukhang mag-aanunsyo na po ba ng El Nino, mangyayari na po ba ito? Ano po ba ang marching orders para sa Hydromet Division sakali nga pong madeklara na narito na nga po ang El Nino? Okay, so thank you po. So maganda po yung updated tayo sa ating mga information. So doon po sa last na climate forum ng PAGASA, so meron po ang announcement po doon ay nag-end na si La Nina. So yung La Nina po kasi it's associated with yung mga excessive rainfall, yung mga more than rainfall. So nag-end na po yon. So pumasok na po yung tinatawag nating ENSO neutral conditions kung saan mag-expect po ito from May, June, July na 2023 season. So pagka po ganito is yung pong medyo balik na tayo doon sa tinatawag natin mga normal na condition ng ating pong panahon. So pero meron nga po na magkakaroon ng increased likelihood na magkakaroon ng transition to an El Nino phase thereafter. So marami pong mga models kung kayo po ay nakapanood ng ating pong nung ating climate forum, ano? So meron pong mga climate models that are showing na favored talaga yung likelihood ng transition from ENSO neutral to El Nino phase thereafter. So yun po yung magandang pag-ingatan natin kasi ang El Nino po, it's associated with yung parang mas mababa po sa normal yung pwede nating maramdaman na or ma-record ng mga pag-ulan in some areas of the country. So that could also impact yung atin pong mga surface water, yung pinagkukuhanan natin ng ating mga tubig, particularly yung ating mga reservoirs which serve as parang mga o hindi lang parang siguro, no, imbakan talaga ng tubig yan for future purposes. So kung ito po ay mababa yung kanyang level, so maaari po tayong magkaroon ng mga rotational na na pagkakawala ng tubig natin sa ating mga bahay. So yan po. So paano po natin mapaghahandaan sakali pong mangyari yung ganyan pag naging critical po ang level ng mga dam? Okay, so ano po, no? So maganda yung tanong na yun, ano? Kasi po, tayong mga Pinoy talagang resilient tayo pagdating sa drought, pagdating sa kakulangan ng tubig. Imaginative tayo kung tayo po ay paano tayo mag-iipon ng tubig, ano? So marami naman pong initiatives ang ating government. Siguro I'll start with yung, kung makikita nyo po ngayon, meron na tayong yung mga parang rotational na kawalan ng tubig in some areas because na rin doon sa, ito po yung isa sa initiative na ginagawa po ng ating government. Meron mga service water interruptions in some areas. Rotational po ito, dinedistribute para po, isa pong ano nito is isang, siguro nakikita ko pong advantage is maliit lang yung tinatawag nating pag-drawdown from our reservoirs. So ibig sabihin, konti-konti lang and evenly na didistribute ito sa lahat para lahat po ay magkaroon din ng tubig although nakakaranas talaga yung ibang area ng mga kawalan ng tubig in some point within the 24-hour period. So isa po itong initiative para mapaghandaan natin na meron tayong enough water pag dumating na po talaga yung mag-peak El Nino at wala pa rin po tayong, hindi pa tayo pumapasok dito sa tinatawag nating rainy season. Habang hindi pa talaga nare-replenish yung ating pong mga tubig sa dams, at least meron pong initiative na ginagawa si government natin. Ano-ano po yung mga initiatives na ito? Parang paano po ba natin na sisiguro na may tubig pa rin po ang ating mga dam? Talaga po, climatologically speaking, ay meron po talagang, ganito po talaga tayo, pagdating po ng month, very low yung chance ng pagkakaroon ng bagyo na mag-enter into the Philippine area of responsibility. Mababa po ang chance pero hindi
Hindi po ibig sabihin ay walang papasok na bagyo for during this month, yung during this summer months. So if I may recall, ano, last year po during April of last year, 2022 po, no, dumating po si Agaton. At ito po ay pumasok sa Philippine Area of Responsibility. Kung mararemember niyo po, nagkaroon ng malawakang pagbaha, landslide, mudslide dito po sa area ng Samar. Mababa yung chance. Pero meron pong pagkakataon na during the summer months, meron pong dumadating na bagyo, pumapasok ang bagyo sa Philippine Area of Responsibility. 2009 also, o mga bagets pa kayo, so meron pong pumasok na bagyo during the month of May. Ito po ay si Emong noong 2009. So May is still considered a summer month, pero dumating po siya at ito po yung nakapagpabuhos ng malakas na pag-ulan dito po sa area ng Magatnam. Dito po sa Region 2. So, may maliit yung chance pero hindi po natin pwedeng sabihin na walang papasok na bagyo during the summer months. So, ano po, yan, kailangan lang po ay makinig tayo palagi sa anunsyo ng Pag-asa. So, meron pong ginagamit na tool si Pag-asa, yung tinatawag natin. Nandun po ito sa website ng Pag-asa, yung PC threat potential, kung saan for the next 2 weeks, makikita natin ano yung sirkulasyon, if this circulation will turn into a TC. So meron po tayong ginagamit na ganyan. So ito po ay isang tool para lang po ma-evaluate natin. Halimbawa kung meron tayong activity for the next 2 weeks, at least mapaghandaan natin, ito palang vortex-like na circulation na to, pwedeng mag-turn into a bagyo. So meron po 'yan sa website ni Pag-asa. So, 'yun po. So sa bagyo lang po ba tayo nakadepende? Alam ko po may mga initiatives ang Pag-asa, tulad po yung mga cloud seeding para po magkaroon din po ng tubig ang ating mga dam. Yes po. Meron pong meron tayong ginagawang cloud seeding together with the Philippine Air Force, kasi sila po yung mga eroplano. So doon po kasi parang binubuga yung mga salt na nagiging ano po, yung parang doon nila ibubuga doon sa mga seedable clouds, kung saan pwede po itong mag-turn into a yung clouds na pwede pong magbigay ng mga pag-ulan. So meron pong mga activities na ganyan. So ngayon po ay siguro meron ng mga usapan, hindi lang po ako aware if meron na talagang mga initial talks, pero siguro ay magkakaroon tayo ng ganyan pag bumaba na talaga yung elevation ng mga ating dams na medyo talaga mababa. And aside from that, meron din pong other initiatives, yung I think yung mga pag-construct ng mga deep wells, yung pagkaroon po ng mga water treatment plants. Those are all also an initiatives para ma-supplement po yung water. Although yung pong as noted by our yung mga experts natin, meron din po kasing environmental concern or consequences ito pong mga pag masyadong marami yung mga deep wells natin. So ang sinasabi ng ating mga experts, that could also result yung over extraction and yung subsidence. Ibig sabihin po ng land subsidence, yung pwede pong dahil sobrang extraction, nagkakaroon po ng pagbabago yung elevation ng ating mga land. So kung meron tayong structure on that particular area, so pwedeng ma-compromise yung stability naman ng structure. So ang kailangan po siguro is, I think ginagawa po ito ng National Water Resources Board na ni-regulate po nila o binabantayan talaga nila itong mga deep wells po na ito na kinoconstruct. So that could augment yung ating mga requirement, water requirements. Good to know po na nako-consider syempre po yung repercussions to the environment. Yes, balikan ko lang din po yung sa cloud seeding. Historically po ba, kailan po ba yan ini-issue na oras na para gawin? Kailangan po ba critical na ang level ng mga dam para po gawin yan? Or paano po ba, historically lang po, kailan po siya na de-decide? I think ang pinaka-last na ma-remember ko lang po, no, nagkaroon ng cloud seeding, I think 2017. Hindi ko po ma-remember yung latest. So meron yung mga El Nino episodes na talagang bumaba po yung mga level ng ating mga dams.
So isa lang pong nakita ko personally ha, nakita ko po na parang naging disadvantage or hindi naman disadvantage but more so on ang ano po kasi natin, ang ating atmosphere ay very agitated. Dito po sa tropics, actually we're not only speaking of the Philippines but within the tropics po kasi agitated yung atmospheric condition. So kung mapapansin nyo, no, kung observant kayo sa ating weather, sa ating kaulapan, no, minsan in 2 hours time, ay ang daming nagbabago. Minsan yung mainit, later on, biglang kukulimlim. So ganun po siya ka-agitated. Kaya minsan ang hirap din maghanap ng mga sea double clouds. Kaya po ang ginagawa ng, pag, ng ang nag-i-initiate po kasi niyan, I think it's Bureau of Soil, Department of Agriculture. So kinukuha po nila, kumukuha sila ng experts from PAGASA kasi si PAGASA po yung nag-a-identify, ah, itong clouds na to ay seedable. So pwede siyang lagyan ng mga asin para mas lumaki pa yung ano, yung mga clouds niya. Mag-develop siya. So maraming tubig yung pwede po niyang ibagsak. So yun po. Ganun po yung ating coordination pagdating po sa cloud seeding. Kapag sinabi na po na nasa critical level na ang isang dam, ano po bang ibig sabihin nun? Kasi syempre po sa ordinaryong mamamayan, pag narinig mo yun, parang ano ba, wala na ang tubig? Ano po ba ang ibig sabihin nun? Okay, so meron po kasi ang ating pong mga dams, meron siya yung tinatawag na roll curve elevation. So ito po, kung makikita nyo po yung dam update, so this is one of our coordination with the dam offices. So meron po doon nakalagay roll curve elevation. Ano? So ibig sabihin po, ito po yung elevation na kailangan i-maintain ng isang dam for a particular day para po magawa niya yung kanyang function. So halimbawa po, ang ating mga dams ay multipurpose. So pwede po niyang ma-function yung pagbigay ng tubig for water allocation for potable water. Pwede po siyang magbigay ng water for power consumption, for irrigation, so mga ganyan po, no? So yun po ang kailangan. Meron yung isang dams para magawa niya yung kanyang function na yun. So pagka po ito ay bumaba na, so pwede pong magkaroon ng prioritization. So ibig sabihin, pwedeng bawasan yung for, sabihin na natin, like yung ginagawa ngayon, bawasan yung for potable water. Nagkakaroon tayo ng rotational water interruption. Minsan naman po, nababawasan yung tubig for our irrigation. So things like that, yun po yung ini-initiate para lang po ma-ensure na distributed talaga yung tubig natin para po habang naghihintay tayo ng talagang ulan that could replenish yun pong tubig natin sa ating mga reservoirs. So dahil po sa base sa sinabi niyo, mukhang napakahalaga po talaga na alam ng mga tao kung critical na po ang level ng mga dam. Yes po, opo. Kasi no, sabi ko nga kanina, very ano tayo, very resilient ang mga Pinoy. Nakakagawa tayo ng mga adapting measures para po kung kulang talaga tayo personally, yung mga household natin, nagagawa sila ng mga measures.